38% from downtown. Here comes LBJ! Look out! Oh, the crowd on their feet. That's what they came to see. Yo, what's up sa inyo mga Lods? NBA updates tayo ngayon. Giannis Antetokounmpo, binasag ang depensa ni Anthony Davis. At Staples Center, papalitan na ng pangalan. At ang mensahe ni Shaquille O'Neal sa Golden State Warriors. Yan ang update natin ngayon mga Lods. So kahapon nga natanggap nga ng Los Angeles Lakers ang ikawalong talo nila sa Milwaukee Bucks. Naging maganda nga dito ang simula ng dalawang kuponan. Ngunit sa kalagitnaan nga ng quarter ay nag-take over na nga dito si Giannis Antetokounmpo. Sa matchup nga na ito, ang alam nga lang natin na makakapigil kay Giannis Antetokounmpo ay si Anthony Davis. Nagkaroon nga rito si Giannis Antetokounmpo ng 47 points. Sa naitala nga ni Giannis na score laban sa Los Angeles Lakers ay makikita mo talagang malaki ang pagkukulang dito ni Anthony Davis. Dahil siya lang ang may kakayahan na bumantay at dumipensa kay Giannis Antetokounmpo. Sa pagkakataon nga na ito, ipinakita nga dito ng Milwaukee Bucks na hindi nga sila basta-bastang team. At nasa usapan lang din tayo ng Los Angeles Lakers, Staples Center papalitan na ng pangalan. Gagawin na nga itong Crypto.com Arena. Noong kapanahunan pa nga dati ni Kobe Bryant, pag sinabi ngang Lakers, ang maiisip nga natin kaagad dito ay Staples Center. Marami na ang mga memories ang nangyari sa Staples Center. Simula pa nung mga kapanahunan nila Magic Johnson, Kobe Bryant at iba pa. Maraming ang mga Laker fans ang nangihinayang at ayaw mapalitan ang pangalan ng Staples Center. Ngunit wala nga tayong magagawa dahil negosyo nga ito. Ika nga nila, business is business. At sa huling balita naman tayo mga Lods, ang Golden State Warriors nga ngayon ay maganda nga ang pinapakita ngayong season. Sa pangunguna nga yan ni Stephen Curry at sa tulong din ng kanilang magagaling na mga role players. Dahil dito nagbigay nga ng mensahe si Shaquille O'Neal para sa Golden State Warriors. Ayon nga kay Shaquille O'Neal, Golden State Warriors nga daw ang paborito niyang manalo ng kampiyonado ngayong season. Magandang balita nga to para sa mga Warriors fans dyan. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.